Hello, 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 magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay. Sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, mga karaydon, sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at ang Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan, mga overseas Filipino workers. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 615 ng Ride on the Ministry. Araw po ng Tuesday, Martes, November 9, 2021. Yes, ang Ride on the Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on with His words, Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, lumalang ng langit at lupa, may akda ng bawat buhay ng bawat isa. Nararapat lamang, O Diyos, na Ikaw ay palagian na aming nilalapitan, dinudulogan, pinupuri, winawalhati, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming maraming salamat, O Diyos, sa buong nakalipas na araw at buong magdamag. Salamat, Panginoon, sa magandang gising, sa panibagong biyaya, sa panibagong pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Nabuli naming nasilayan, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang sinag ng araw. Dama namin ang iyong pag-ibig. Muli kami, Panginoong Diyos, sa ipangunahan ng iyong Santong Espiritu, sa aming napakahalagang gawain. Mahayag ka sa aming mga puso at isipan. Dulutan mo kami, Panginoong Diyos, ng maayos at magandang internet. Sa tanging pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, lahat ay magsabi ng Amen. Isa sa mga paborito natin na awitin sa hanay ng mga imno ay yung isinulat at isinamusinga noong 1953 ni Stuart at dito ay How Great Thou Art. Awitin po natin ang Taos Puso. Consider all the words thy hands have made. I see thy stars, I hear their rolling thunder. Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Through the woods
and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down, when lofty mountain grandeur, and see the brook, and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is son that's sparing, sent him to die, I scarce can take it in. Death on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Yes, amen sa ating Panginoon at winawalhati natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. At napakataas naman yung tono nito. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At mukhang nagising yung mga kapitbahay ko dito. Purihin natin ang Panginoon. Buting at magising sila sa mensahe ng awit. Ngayon ay tayo po ay dumako sa ating aralin na siyang pinaka-devotion natin na kung saan ay naroon na tayo sa pinakahuling bahagi ng chapter 6 ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sa mga talatang 15 hanggang 23. Na ito ay karugtong ng ating tinalakay kahapon. And of course, we acknowledge materials that we are using. Di magandang balita, Biblia, salin,
The King James Version, Full Life Study Bible Version, and some available readings. Pero higit sa lahat ay siya na pinanggagalingan ng knowledge and wisdom and even understanding and the ability to put into practice sa mga nais niya na ipinaparating sa atin and even to share it to other people. Ngayon ang ating tatalakayin ay patungkol sa usapin, excuse me po, slaves to righteousness, mga alipin ng katwiran. Tingnan natin kung ano ang nais na ibabatin ni Apostol Pablo sa mga ito. Ganyan, dito sa verse 21. In the King James Version ay merong mga inilatag na katanungan itong si Apostol Pablo. Bagaman yung verse 16, sa salin ng Tagalog ay hindi ho patanong ng nakalagay doon. Mga katanungan na napakahalaga, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Na ang mga tanong na ito, sa verse 15, ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Pero kanya rin na sinagot, hindi. And then in verse 16, alam ninyong kapag kayo'y napailalim kaninuman bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon, mga alipin ng kasalanan. At ang bunga dito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos, at ang bunga dito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral ng tinanggapan ninyo. And then in verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katwiran. Slaves to righteousness. Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapapaging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. And then in verse 21, ngunit ano nga ang napapanalin niyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ngunit ngayong pinalaya
na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay kabanalan. At ang kauwi ay buhay na walang hanggan. And then in verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan ho yung kabuuan ng passage na ating pong tatalakayin. Balikan natin yung verse 15 na isang katanungan. Ang pagkakasabi sa King James Version, what then shall we sin? Because we are not under the law, but under grace, God forbid. Please underline those words, shall we sin? Gagawa ba tayo ng kasalanan? Batay doon sa aking reflection, sa aking nabasa, magaray doon sa ating Panginoong Diyos, na itong portion na ito ng ating tinatalakay na kung saan ay di umano. As we look at to the particular context of this passage, mga karayo dun sa Panginoong Diyos, kung hindi man lahat, some within the church sa panahon ni Apostol Pablo, inisip na kung saan, dahil importante po ito, that since grace, pardon na sin. Nayayamang niya ang biyaya o kagandahang loob ng Diyos, pinawawalang sala ang kasalanan. Ngayon, the Christian does not need to be careful. Anong tinutukoy niya dito? To resist a sin. Konteksto ng mananampalataya na kung saan ay hindi na inaalintana yung makapag-ingat upang labanan, iwaksi ang kasalanan. Yan na isang konteksto, di man lahat. Kaya nga ho, yung usapin na once you are saved, you are indeed saved forever. Well, maaaring mangyayari yun. At maaaring hindi namang mangyayari. Kung ang mananampalataya nga ay hindi siya
magiging patuloy at lubusan na magiging mabuting katiwala sa usapin. Nang pagiging Kristiyano, nang pagiging mananampalataya kay Jesus. Kaya nga itong si Paul, sinasabi niya ang mga ito. In order for the Christians, the church in Rome to be careful, to resist sin. Pero hindi lamang silang sinasabihan, kundi tayo rin. Lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga ho, bilang katugunan sa katotohanan na ito, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, itong si Apostol Pablo ay kanyang ipinaliwanag na ang bawat mananampalataya mas continually reaffirm and even to implement ang alin? Ang ating mga desisyon, mga ka-ride on sa Panginoon. Sa anong masabihin? Upang sa ganun ay tanggihan, labanan at iwaksi ang kasalanan. At sumunod kay Hesukristo. Sumunod kay Hesukristo. Kaya nga maliwanag ang sinasabi ni Pablo dito sa chapter 6 verse 19 ng ating pinakapasay, nagsasalita ako sa kariniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa pagiging banal ninyo. Diba? Rather than of living in a sinful life, di ba mas nararapat na piliin ng tao ng mananampalataya na ihandog ng buong buo ang sarili kay Hesukristo kasama na ang ating pagkatanggap sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas at gayon din na pailalim tayo sa Kanyang katuwiran, sa Kanyang kalooban at gayon ipasasakop tayo sa Kanya at mamuhay ng tuloy-tuloy sa Kanyang ginagawa na ikapapaging banal natin. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kaya nga ho, after accepting Jesus Christ as our Lord and Savior ng ating mga buhay, tayo na mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo must continue alin upang piliin kung sino yung ating nararapat na pagukulan ng ating pagsamba, ng ating pagpupuri, at gayon din ng ating paglilingkod at pagpapasakop at pagsunod. At iyon ang mahalagang sinasabi. Nag-passage natin Romans 6:16, mga karayadon sa Panginoon, alam ninyong kapag kayo'y napailalim kaninuman bilang halipin,
Alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan. At ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos, at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Kaya maliwanag yung punto de vista ni Apostol Pablo dito sa kanyang tinatalakay. Kaya nga ho, the church in Rome, the Christian believers, and even us in today's world, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, that all of us may return to sin, cease to oppose its dominion in our personal na pamumuhay, mga karaydon sa Panginoon. At maging hindi na alipin muli ng kasalanan. Upang hindi mangyayari yung palalanan ng kasamaan at gaya din na kung saan ang bunga nito ay kamatayan. No, merong kaakibat na parusa. Na kung saan ang pananatili sa kasalanan o kaya nanunumbalik sa kasalanan at hindi na kung saan ay winawaksi ang kasalanan. Tama ang sinasabi ni Paul na ang nagiging bunga nito ay death, kamatayan. Sa usapin ng spiritual and eternal, mga karay doon sa ating Panginoong Diyos, as indeed the result ang magiging bunga. Kaya tama yung sinasabi ni Paul doon sa Romans 6 verse 16 and even at 21 and even at 23. Narinig ninyo yung binasa ko kanina, mga karaydoon sa Panginoong Diyos. Isang konteksto ng pagpipilian. Namamuhay sa kasalanan o kaya'y nanampalatay na nanumbalik muli sa mundo ng kasalanan. Hindi makapatanggi, hindi makawaksi sa kasalanan, kundi nagiging palala ng palala at ang naghihintay sa kanya, kamatayan. Kaya sinasabi ni Paul, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. O yung ibang desisyon natin na kung saan ipiliin natin yung tayo ay pinalaya na ni Lord at patuloy na pinapalaya mula sa kasalanan. Di ba yun ang pinaka-essence ng verse 17, mga karay dun sa Panginoon? Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Mga kapatid sa Panginoon, ay matitindi mga sinasabi ni Paul. Kaya nga mga karay doon sa Panginoong Diyos, na sa atin o sa tao ang laging pagdidesisyon kung ano ang pipiliin niya. Hindi obra yung sasabihin niya, nasa gitna ako. Hindi yung kung ikaw ay black ka, kung ikaw ay white ka.
Hindi naman obrang black and white o white and black. Para sa akin mga karay doon sa Panginoong Diyos, mas mainam yung pinipili natin. Yung tayo'y pinalaya na ng Diyos. Naging alipin tayo ng Diyos. Naging alipin tayo sa kanyang katwiran. Pero ang dulot niyan ay buhay. Kaya nga dyan, mga karay, doon sa Panginoong Diyos, napakahalaga na kung saan ay ating pong ipinagpapatuloy. To indeed present ourselves unto the Lord that Jesus Christ as slaves of God and as slaves of righteousness and holiness with a glowing sense of sanctification. Yung tayo ay pinapaging banal. Hanggang sa makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Na siyang tiyak na resulta at bunga. Eh, mahalaga na basahin ninyo uli, Romans 6, verse 19 and 22. Sa ating pinakabasis. Ngayon mga karay, dun sa Panginoong Diyos, sa liwanag nang the whole passage na ito, verses 15 to 23. Makakaray doon sa ating Panginoong Diyos, those not committed to the Lordship of Jesus Christ and not opposed to the dominion of sin in their personal lives have no right to speak of Jesus Christ as the Savior. Walang karapatan na kung saan ay magsalita. Magsabi na si Jesus Christ ang kanyang tagapagligtas and even Lord. Kung hindi naman iyong lubos at buong buo na ikinukumit kay Jesus Christ ang buong buhay upang pasasakop sa pagiging Lord and Savior ni Jesus Christ sa buhay. At ni hindi makatanggi sa kasalanan. Ano bang katuturan yung sinasabi nga na, well, I'm Christian. I receive already Jesus Christ as my Lord and Savior. Pero hindi naman buong-buo na ikinumit mo sa kanya lahat. At hindi mo naman niririsis ang buhay makasalanan kundi binabalik-bagalakan pa hanggang sa malugmok muli sa kasalanan at palala ng palala. Kaya nga malawanan din sinasabi ni Jesus doon sa Matthew 6:24 kung babasahin natin. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. At hindi yung sinabi ni Jesus yan. Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin
Ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. At kung tatalon tayo sa sinabi din ni Jesus doon sa Luke chapter 6 verse 46. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Diba? And for supplemental passages, mga karay, dun sa Panginoon, I suggest that you will read 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to chapter 7 verse 1, and even James chapter 4 verse 4, and 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Mga karay, dun sa ating Panginoon Diyos. Ngayon nga ho, sa lahat ng pagkakataon sa araw-araw sa tuwit-win, nandun tayo lagi sa decision-making kung alin ang pipiliin natin. Kung alin o sino ang ating paglilingkuran. Ano man pinili dun, merong nagiging bunga at merong nagiging resulta o konsekwensya. Ngayon, balikan natin yung verse 16, mga karay, dun sa Panginoong Diyos ng Romans 6. Nang sinasabi sa King James Version, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Underline those words, sin unto death. Maliban ang sinasabi ni Paul diyan, alam na ninyong kapag kayo napailalim kanino man, bilang alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ang kasalanan at ang bunga nito ay kamatayan. O mga alipin ng Diyos at ang bunga nito ay pagpapawalang sala. Kaya nga ang tanong, sino ba o sino sa mga mas pinapanginoon natin sa buhay natin? Nang tunay na Panginoon ay nagiging pangalawa lang. O dili kaya paminsan-minsan na kailangan natin siya. O kaya tayo nagsisilbing Panginoon na utos-utusan natin ang Panginoon na parang isang bagay na ilagay natin dito, suksok natin dito, suksok natin dito. Kapag hindi nangyari yung gusto natin ay magagalit pa tayo sa tunay na Panginoon. At sasabihin pa natin na kung saan ay talaga bang Panginoon ka? Talaga bang may Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Yan, totoo. Ang tao ang siyang tulog. Ang tao ang siyang nakakalimot sa kanya mismo. Kaya nga dyan sa verse 16, mga karay, dun sa Panginoong Diyos na kung saan si Apostol Pablo, pinalalahanan niya lahat po ng mga Christian believers. Hindi lamang sa Roma, kundi sa lahat. Mga karay dun sa Panginoong Diyos, Paul solemnly warns believers who think they may securely sin because they are under grace. Yung kagandahang loob ng Diyos ay isinasasangkalan. Ano sabihin ay
Oh, maunawain naman si Lord. Si Lord ay mapagpatawad. Kayo, okay lang na gawin ko ito kahit magkasala ko. Maunawaan ako ni Lord. Patatawarin ako ni Lord. Tapos sasabihin pa na lagi-lagi naman eh na nasa huli ang pagsisisi. Pero sa totoo lang ay lagi kang huli. Hindi lamang laging huli, kundi nahuhuli pa ni Lord. Kaya nga ho, kapag ang mananampalataya ay bigyan niya ang kanyang buhay sa kasalanan, magiging alipin siya ng kasalanan. Nakakaray dun sa Panginoong Diyos, basahin ninyo ang Luke 16:13 na kaparehas ang mensahe na sinasabi doon sa binasa natin na Matthew 6:24. At ang sinasabi din ni Jesus sa John chapter 8 verse 34, Jesus answered them, Verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. So, magot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Aray ko po. Nang nagiging resulta niyan, tinutunguhan niya na death, kamatayan. At diyan lumalabas yung memorize natin na verse dito mismo sa passage na ito, Romans 6:23, makakaray doon sa Panginoon. Diba, memorize natin ito. Itong verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga, ang buhay na nanatili sa kasalanan ay nagre-resulta ng kamatayan. At isa sa kahulugan ng tinukoy ni Paul na death deed, ng kanyang meaning na kanya din na isinulat doon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, makaray doon sa Panginoon, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Ang magiging parusa nila'y walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. Yan ang ibig sabihin ni Paul na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, parusa, ng katumbas ay walang hanggang kapahamakan at gayon din pagkawalay sa Panginoon. At maging ang pagkawalay sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Pero ang opposite naman nito, eternal life. Buhay na walang hanggan na sinasabi nga ni Paul sa binasa na natin sa verse 23, mga ka-ride on sa Panginoong Diyos. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ.
Ganit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang sa pamagitan ni Kristo Jesus. Hindi ba mga karay doon sa ating Panginoon Diyos? Ngayon ay balikan natin sinasabi doon sa verse 17. Mga karay doon sa ating Panginoon Diyos. Ang sinasabi sa King James a version, but God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Underline those words, obeyed from the heart that form of doctrine. Naging masunurin sa aral na tinanggapan ninyo. Yan ang sinasabi ni Paul. Kaya nga ho, in the early church, sa unang iglesia, mga karay doon sa ating Panginoon, natalagay na natin yan nung tinalagay natin ang kabuuan ng The Book of Acts. Na kung saan mga karayon sa Panginoon ang mga bagong mananampalataya were indeed committed to a certain spiritual defined standards of so-called teaching in a conduct. At yun ay napakahalaga sa kanila. Sa kanilang araw-araw na pagtitipon na kung saan ay nag-aaral, nananalangin, nagpipirapiraso ng tinapay at ng sar. Kaya nga, na kahit sila ay humaharap sa matitinding mga nangyayaring mga persecutions, nananatili ang kanilang commitment, ang kanilang dedication. Dahil meron silang tinutungtungan na sinusunod na mga aral na kanilang tinanggap mula sa mga kinasangkapan ng ating Panginoong Kristo, na kung saan mga karay doon sa Panginoon ay nakabatay sa mga prinsipyo, panuntunan ng mga tinawag, pinili, itinalaga at isinugo ng ating Panginoon na kanyang mga apostol. Nakabatay sa mga apostolic principles. At gayon din ang relasyon ng mga mananampalataya mismo kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas nila, at gayon din bilang sila. Pinagkalooban ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sila ay inanoint, inempowered ng ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang ipinangako na bumaba sa kanila. Nakapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nga ho mga karay doon sa ating Panginoong Diyos, ang kanilang maganaging salalayan na nagsisilbing kanilang mga standards of Christian living sa panahon na yon, mga karay doon sa Panginoong Diyos, na kung saan ang mga iyan ay mga naituro sa kanila na Christian na doctrine, mga Kristiyanong aralin, at gayon din na mga Christian ethics na nagiging salaryan at panuntunan ng kanilang pamumuhay at pagsasagawa ng lahat ng ipinapagawa sa kanila. Nagaraan doon sa ating Panginoon Diyos.
Kaya nga ho, napakahalaga sa mga converts ng panahon na iyon, sa mga bagong mananampalataya, na sila'y natututukan at gayon din akong sana'y sila'y nagpapailalim. Tinatanggap ang mga aral. Pagkatapos na kanilang nakilala, ni-recognize, tinanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon. Kaya mga aral na ito ay mahalaga. Ang mga aral na ito ay buhay na buhay. Ang mga aral na ito ay kapupulutan. Ang mga aral na ito ay nagiging pakinabang. Ang mga aral na ito na kung saan ay kasama din, na tumutulong at bumabago sa buhay ng tao. Nitong mga mananampalatayan na ito. Kaya nga ho, ang mga panulat ng Apostol Pablo mula sa Romans hanggang doon sa pinaka-13 na kanyang episode, na matatawag din natin na kanyang mga pastoral na episodes, mga karaydon sa Panginoon. And pertaining dito sa napakahalagang bagay na ito, maaari niyong basahin ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 1 verses 10 to 11. And even 2 Timothy chapter 1 verse 13, chapter 4 verse 3, and even Titus chapter 1 verse 9, and even chapter 2 verse 1. At sasabihin niyo na totoo nga pala. Kaya nga mga karaydon sa Panginoong Diyos, ang Kristyanismo na kung saan ay inaasahan ang pagsunod, ang pagsasapamuhay mula sa puso tungo sa pamumuhay na makadiyos. Kaya nga, yung sinabi nga ni Paul, obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Nakakaraya doon sa ating Panginoon Diyos. Nasa na yung Tagalog na Biblia ko nandito kanina. At doon tayo magbuwak na sa ilang verses, mga karay, doon sa Panginoon. Buksan natin ang sinasabi sa Titus, sa 1 Timothy chapter 1 verses 10 to 11. Ang kautusan ay ginawa rin dahil sa mahihiling sa kahalayan, mga nagigapit sa kapwa lalaki, mga kidnapper, mga sinungaling, mga bulaang saksi at sa sinumang sumasalungat sa wastong aral. Aral na ayon sa mabuting balita, ito'y galing sa dakila at mapagpalang Diyos at ipinagkakatiwala sa akin upang ipahayag. Hindi ba mga karay dun sa Panginoon? Doon sa ikalawang Timoteo, kabanatang isa, verse 13, na ito naman ang sinasabi. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pagiging at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At doon sa chapter 4, verse 3, sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. At sa Titus 1, verse 9,
na ito naman ang sinasabi mga karaydon sa Panginoong Diyos. Kailangan matatag siyang nanghahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba at may pakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. At gayon din sa verse 1 ng chapter 2, ikaw naman ang ituro mo'y yaong wastong aral. Hindi ba mga karaydon sa ating Panginoong Diyos? Sana nga po ay muli tayong na-challenge dito sa ating pong tinalakay mga karaydon sa ating Panginoong Diyos na kung saan ay patuloy na tayo mabuhay na kung saan ay binago na ng Panginoon. Na tayo po ay alipin na ng Diyos. Na tayo ay alipin sa katwiran at gayon din pinapaging banal ng ating Panginoong Diyos. At sa ating mga puso, malubos na dumadaloy ang ating pagkaunawa at pagsunod, pagtalima sa mga aral ng Panginoong Diyos at gayon din na isinasabuhay at atin pang ibinabahagi sa iba. Nang marami tayong madalas sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ating pagiging Kristiyano, inaasahan ang ating pagsunod. From the heart, mula sa puso. Mga kapatid sa Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu at bukas, ang ating pong tatalakayin ay Romans chapter 7 verses 1 to 6. Na yan ay mayroong kinalaman sa believers dead to the law. Wala na sa ilalim ng kautusan. Bago tayo dumako sa ating mga panalangin, mga karay doon sa ating Panginoong Diyos ay umawit pa tayo ng isa. Dan may paghanga sanglibutan, ikaw ang lumikha bituin at buwan, kulog man na maingay, kapangyarihan mo'y sinasaysay. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka. Ang dangal mo'y bihis ng kagubatan, awit ng ibon sa kakahuyan, liwanag sa bundok, lungsod at bayan, huni ng batis at ng hangin man. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka. Ay nadungisan ng sala ng tao at
pagsuway. Minahal din ng Diyos upang mabuhay. Kristong anak sa lupa'y sumilan. Umaawit ang aking kaluluwa. Dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa. Dakila ka, dakila ka. Kung isipin, anak na sugo ng Diyos, ay namatay nang tayo'y matubos. Doon sa krus, dugo niya'y inihandog. Nang sala ko'y mahugas ang lubos. Umaawit ang aking kaluluwa. Dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa. Dakila ka, dakila ka. Pagdating ng Kristong lalong mabunyi, dadalhin niya ako sa luwalhati. Mapagpakong baba kong sasamba. Sasaysayin, Diyos ko, dakila ka. Sabay-sabay po tayo na. Maawit ang aking kaluluwa. Dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa. Dakila ka, dakila ka. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos kung ano ang ating tinalakay sa umagang ito. Nagre-reflect sa mensahe ng imnong ito, mga karay, doon sa Panginoon. Salamat na lang, meron tayong mapagmahal na Diyos na mismo siyang nanaw sa pamagitan ng Jesucristo upang ialay ang buhay niya, ang kanyang banal na dugo para sa ating katubusan, mula sa kasalanan, upang tayo ay malubos na malinis sa pamagitan ng kanyang banal na dugo at makabahagi sa kanya, mamuhay sa kanyang katwiran at nagpapaging banal pa sa kanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen. At Amen sa ating Panginoon. Ngayon po ay atin pong silipin ang mga pangalan ng mga ilang mga kapatid na kung saan ay sila po ay magdaraos ng kanilang birthday. Sa araw na ito, mga karay doon sa Panginoon, ilan sa pangapangalan? Kapatid na John na Bern na Pascual Lumong. At gayon yung kapatid na Desa Sagay ng Davao City, Michelle at Tangonan, Kalyas Sagon ng Sinait Ilocos Sur, Jemar Agdepa ng Sinait Ilocos Sur,
Mona Lina, generosa ng Samat Isabel at gay na kapatid na Gaisel Hines Peralta ng kabanatuan na City in Nueva Ecija. Bea Tangonan ng Tugay Raw City, Cagayan. Retired Reverend Teddy Valeros Palma ng Taytay Rizal. At ang kapatid na Elsa Acebo ng San Isabel pero naroon doon sa bandang Dubai, United Arab Emirates. Ang kapatid na Grace Rodriguez de Guzman. Ito lamang po ang mga pangalan na nakarating sa atin na birthday po nila. Ngayon kung meron pong may birthday sa inyo, pwede niyong i-type at i-send. At gayon din po ngayon po ay merong mga prayer requests. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito o aming Ama at aming Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe ng buhay na inyo pong ipinarating sa amin. Salamat po at patuloy niyong kinakasangkapan ang Apostol Pablo sa kanyang mga panulat. Nawa, Panginoon, sa aming mga isip at puso ay manatili ng naikintal ang mga paalaalang ito. Upang kami, Panginoon, ay tuloy-tuloy na mabuhay sa ilalim ng iyong paghahari, ng iyong katwiran, ng iyong kabanalan, sa iyong layunin at sa mga pinagagawa mo sa amin. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, ang inaasahan mo sa amin na pagiging mananampalataya namin sa aming Panginoong Diyos ay lagi na mayroong kaakibat na obedience mula sa aming mga puso. At pakasangkapan pa, Panginoon, sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na ito na natukoy ang kanilang mga pangalan. Na birthday po nila, O Diyos, sa araw na ito. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi marami pa na may birthday sa araw na ito mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa, kasama na, Panginoon, ng lahat po ng mga sanggol na isinilang sa araw na ito. O aming Ama, daming Diyos, dulutan mo sila, Panginoon, ng kakaibang kaligayahan, kagalakan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Kagalakan na kung saan ay kanila din nararanasan ang patuloy mong pag-ibig, ang banal na Espiritu mo na mag-uudyok sa kanila upang hindi sila makalimot, Panginoong Diyos, na magsilapit sa inyo, na kanilang ibuhos ang kanilang pagpapasalamat sa inyo at gayon din ang kanilang pagtatalaga ng kanilang mga buhay at pamilya na kinabibilangan. Patuloy na pagkalooban mo sila, Panginoong Diyos, ng marami pa na darating na mga 365 days per year. With good health and wellness, a rhythm of victory and success, and with your continuing sustainable blessing na kailangan po nila sa araw-araw, Panginoon. Ingatan mo sila, O Diyos, sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na pagpalain ng kanilang mga kabuhayan. Nanawa, Panginoon, na isamahan mo sila sa kanilang pagtupad, sa kanilang mga duties and responsibilities, and even in the pursuant of their respective dreams, longings and aspirations para sa kanilang buhay, para sa pamilya at sa iba pang kanilang pinaglalaanan. Lubusin mo sila, Panginoon, na tumibay ang kanilang pananampalataya sa inyo at espiritual na pamumuhay na patuloy na lumalag. At igawad mo, Panginoon, sa kanila ang iyong bendisyon. At gayon din, Panginoon, sa mga sanggol na isinilang, pagpalain mo silang lahat. At maging maganda ang kanilang stature, ang kanilang mga isip,
kung paano sila nahuhulma sa araw-araw sa pamagitan ng aruga pagmamahal ng kanilang mga magulang. Upang sila'y lumaki na kasiyasiya, taglay ang mga spiritual moral values na sa kalaunan, Panginoon, ay sila din ay makapanampalataya sa inyo makatapos ng pag-aaral at maging maganda ang kanilang kinabukasan. O aming Ama, aming Diyos, maraming maraming salamat po sa bawat isa na kabahagi ng 615 ng Wide On Ministry. Patuloy, Panginoon, na ingatan mo sila sa araw-araw. Pagbalay mo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Pagbalay mo ang kanilang mga work. At gayunin sila na nag-aaral na mga anak. Pagpalain, Panginoong Diyos, ang kanilang mga espiritual na pamumuhay. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, as they face and resolve whatever problems na meron sila. At anumang pangailangan meron sila ay natutugunan. Magtagumpay sila, Panginoon, sa araw-araw. At dulutan mo rin sila, Panginoon, na maayos na kalusugan. O aming Ama at aming Diyos, napakarami namin na dapat may pagpasalamat sa inyo, O Diyos, sa mga nakaranas po ng katugunan sa kanilang mga prayer requests. Salamat po ng marami. Salamat, O Diyos, sa mga pinagaling mo mula sa anumang klase ng karamdaman, maging ito man ay pandemic, dulot ng virus, Panginoon. Patuloy, Panginoong Diyos, na kung saan ay gagaling sila at magiging maayos ang kanilang kalagayan, Panginoon. Mapagpala sila at maging ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Salamat, O Diyos, sa panibagong araw na ito na kaloob mo sa amin. At gabayan mo kami sa anumang gagawin namin sa buong maghapon at sa lahat ng mga isa sa katuparan namin, O Diyos. Mahayag ka at ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-ingat, magpala. Salamat din, Panginoon, sa lahat po ng inyong mga kinakasangkapan sa araw-araw, Panginoong Diyos. Ito man ay individual, ito man ay grupo, ito man ay institusyon, ito man ay nasa ilalim ng gobyerno, ito man, Panginoong Diyos, nasa ilalim ng mga priba-pribadang mga institusyon. At gayon din, Panginoon, sa mga akadim, sa mga religious sectors at sa kabuuan, Panginoon. Hindi lamang ng bansang Pilipinas, kundi sa lahat ng mga bansa, Panginoong Diyos, including all leaders and different frontliners. Ang iyong patuloy ang pag-iingat, pagpapala, pagliligtas at gayunin ang iyong patuloy na pagpapatagumbay sa lahat ng gawain. Yes, Lord Jesus, ikaw ang siyang tunay na aming maasahan sa araw-araw. At yan ay tunay nga naman na lubos namin na pinagpapasalamat sa inyo. Sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, yan ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. At ngayon ay awitan natin sila na celebration ng kanilang mga birthday. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod
na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyo lahat. Happy birthday sa inyo lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. At ngayon din sila na isininang sa araw na ito. Yes, kitchen naman natin ang kanilang mga pamilya ang kinabibilangan. At purihin natin ang Panginoon at tunay naman na yes, mga birthday na ito na ating pong mga binabati araw-araw, karamihan sa kanila hindi natin kilala ng personal. Pero dalangin natin na kung saan ay ang mga panalangin at mensahe na naipaparating sa kanila ay magministeryo sa kanilang mga buhay, mga karayon sa ating Panginoong Diyos. At tingnan natin ang meron ba tayong prayer request na ating pong natanggap. Yes, mula sa ating kapatid na Deaconess Berlin Sebastian ng in Pilipinas sa Kalinga, mula sa chat group ng pinaka-board dito. Isama po natin sa pananalangin si District Supervising Minister Reverend Dave O. David Bunuan. COVID patient po siya sa Tumawini Hospital. Siya po yung ating tagapangasiwa ng Cagayan Valley District sa ilalim po ng Aurora Nueva Ecija Cagayan Valley Regional Conference ng Pilipinas. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagkakaisa at nag-aagri para po, Panginoong Diyos, sa aming kapatid na kamanggagawang DSM Reverend David Bunuan, na sa kasalukuyan, Panginoong Diyos, ay nasa pagamutan dyan sa bandang Tumawini, Isabela. Nang dahil, Panginoon, sa COVID-19, naniniwala kami, Panginoong Diyos, na meron kayong naturang magagawa sa aming kamanggagawa. Na sa panahon na ito, Panginoong Diyos, ikaw po ang siyang magministeryo sa kanya. Upang kasangkapanin na mabisa ang pagamutan na ito sa Tumawini, Isabela. Pangunahan at pagpalain, Panginoong Diyos, ang mga medical frontliners na umaaruga sa kanya. At sa lahat po ng inilalapat na mga medical procedures para sa kanya, Panginoong Diyos. Kasama ang mga medicines, pagkain, at gayon din ang mga prescriptions at ang mga sama-samang panalangin namin. Pero higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang iyong magagawang espiritual para sa kanya. Kaya nga ho, sa pangalan ng Jesucristo, clean ay claim namin at dinideklara, Panginoong Diyos, para sa aming kapatid na DSM Reverend David Bunuan, complete healing upon complete healing. Recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, and even
for spiritual and financial provision. Apan spiritual and financial provision, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang buong pamilya. Nawala naman, Panginoong Diyos, sa mga iyari na pagkahawa-hawa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga pangailan sa araw-araw at gayon din ang kanyang leadership at ministry ginagampanan. Sa mga local churches, mga kapasturan, mga magagaw, Panginoon, at mga laigo na nasa ilalim ng kanyang panunumpunan. May you continue, O Lord Jesus Christ, to inspire Him, empower Him, patuloy na dagdagan, Panginoon, ang kaalaman at karunungan, kaparaanan, Panginoong Diyos, na kailangan niya tungo sa matagumpay na pamumuno at paglilingkod, Panginoon. Matugunan, Panginoong Diyos, ang kanyang hospital bills. At iyan ay aming pinapanalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din mula sa mga pamilya Rodrigo ng Malabon na City, Metro Manila. Na kung saan ang anak ng kapatid na Aris Santillan na Rodrigo na si Amira ay nasa ospital din. Lord Jesus Christ, Ikaw po ang siyang sumakay Amira. Habang siya, Panginoon, ay nasa pagamutan, dalangin na yung Panginoon Diyos ang lakas loob meron siya, ang kanyang pag-asa, ang kanyang lubos na pananalig sa iyo at gayon din ang buong pamilya ng Rodrigo. Upang ang kanilang maigting, Panginoong Diyos, na prayer request na kasama, Panginoon, na sila ay nananalangin. Nagtitiwala sa iyo, Panginoon, that something good will be going to happen to Sister Amira for her complete healing and recovery, Panginoong Diyos. Good health and wellness. Lalo na, Panginoon, na kung saan ay ang Amirang ito ay nasa musmus na gulang, Panginoon, na kailangan niya, Panginoong Diyos, ang yakap ng iyong pagmamahal, ang haplos ng iyong pag-ibig, ang mahimalang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanya mismo, upang lubos, Panginoong Diyos, ng batang ito ay gumaling ng tuluyan, makalabas sa pagamutan. Palayan niyo ang pag-abutan, Panginoon, mga medical frontliners, pagpalayan niyo, O Diyos, ang aming mga panalangin. Matugunan din ang financial na need ng Rodrigo family, Panginoon. Pagpalayan mo sila buong pamilya, pagpalayan mo, Panginoon, ang kanilang mga pangailan, pagpalayan niyo ang kanilang mga livelihood. Pagpalayan niyo, Panginoon, Diyos, nang lalo pang tumibay ang kanilang mga pananampalataya spiritual na pamumuhay, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, maging ang mga kapatid na kung saan ay pinapanalangin po namin araw-araw. Kapatid na Felipe, Tony Satorno, dyan sa Batangar Maria Aurora para sa kanyang patuloy na kagalingan. Gayun na kapatid na Gina and San Ching Satorno, para marambalik din ang kaayusan ng kanilang kalusugan. Buong pamilya, na makalayo sila, Panginoon, ng lubusan mula sa pagka-home quarantine. Lisa Mercado and husband na nagka-COVID din dyan sa bandang Aurora Memorial Hospital, sila para din sa kanilang kagalingan, Panginoon. Kay
Kaya pa ginawa ng kapatid na si Tambalo, o Diyos, sa kanyang paparating na panganag sa buwan ng December, na maging maayos at matagumpay. I-bless mo silang mag-ina. At gaya di pa ginawa ng kapatid na Amelita Celeste ng Talim Island Binangon ng Rizal sa kanyang pinagdadaanan, sa kanyang kalusugan, para din sa kanyang kagalingan, Panginoon. At gaya hindi ng kapatid na Nanay Sophia, ang mahal na ina ng kapatid na Elena Malon sa Merkado ng Bataan, na malubos, Panginoon, ng kanyang kagalingan mula sa under medication and therapy na ginagawa sa kanya, Panginoon. Gayun din, Panginoon, Diyos, ang asawa ng kapatid na Nathaniel Alsaga sa kanyang panganganak mismo sa buwan na ito, Panginoon, na maging matagumpay at i-prepare mo ang mag-ina na maging maayos din ang kanilang kalusugan. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Reynaldo Navarro na nasa Bataan General Hospital, para din po sa kanyang lubos na kagalingan, Panginoon. Gayon din ang kanyang asawa si Meriel at ang kanilang daughter si Hasmin, upang malubos din na sila makalaya, Panginoon, sa kanilang kalagayan na naka-home quarantine, Panginoon. Gayon din, kapatid, na Nanay Remy Makapagal ng Bataan, Panginoon, patungkol sa kanyang puso. Nanat siya, Panginoon, dyan sa Bandang Bataan General Hospital para din sa kanyang kagalingan. Teacher Joy de la Cruz ng Bethany Medisure Sermo sa Bataan, para sa din sa kanyang lubos na kagalingan mula sa kanyang medication hanggang November 29 at gayon ni Panginoon na kung saan ay matiyak ang maging resulta ng observation sa kanya kung siya ay kinakailangan na maoperahan sa bato, sa abdo, Panginoon. Para din sa kanya kagalingan, Panginoong Diyos, at gayon ng kapatid na Susena Lasarte Guzman, para din sa kanyang patuloy na lubos na kagalingan, Panginoon, dyan sa Bandang California, USA, at gayon din ang kapatid na Roberto Bobby de la Cruz, upang maging maayos, Panginoon, ang kanyang kalusugan, lalo ng kanyang paghinga. At gayon din, Panginoon, kapatid na Pastora Delia Agustina Valenzuela ng Qatar, para po sa kanyang lubos na kagalingan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na retired Reverend Benjamin Assis Senior and family ng California, USA, for good health and wellness. And even the parents of Brother Ernel, every step, every nation, dyan sa bandang USA, for good health and wellness din, Panginoon. Ang Lito June Apan ng General Tinio Nuevesi, para din po sa kanyang kalusugan, Panginoon, at kagalingan. Leti Lacandasa ng Barilao, Bulacan, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. At gayon din ng kapatid na merong diabetic retinopathy ng kanyang left eye na kanyang ikinabulang. Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manena UMC San Luis, Pampanga, para din sa kanyang kagalingan, Panginoon. And even Sister Mirna Sanchez Rapanan Bacanay ng Sydney, Australia, ukol din sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang kalusugan for her complete healing. And even Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, upang malubos din ng kagalingang kailangan niya. At gayon ang kapatid na Dolores Castro na may bukol sa tummy, Ludi Estrella Alvarez na merong problema sa kanyang colon, at gayon din ang Crisanto Estrella na merong bato sa bato, mula dyan sa bandang Dinalopehan, Bataan. Gayon din, Panginoon, ng kapatid na Bessie Escondo ng Ohio, Mila Simon ng Ohio, Marlene Bautista ng Texas, Adam Bautista ng Texas, para din sa kanilang kalusugan na kagalingan, at maging ang kapatid na Margie Caraan ng Binangon ng Rizal, para din sa kanyang kapayapaan, kapanatagan at kagalingan mula sa kanyang kalalagayan, malungkutin, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Roland Domen Butalin,
ang husband ng classmate ng kapatid na Achi, Marianita Pondon. Yan sa bandang Cebu City, Cebu Visayas, na kung saan Panginoon ay nakaranas po ng hypertension at gayon din na merong blood clot sa kanyang brain upang ito ay matunaw at mag-normalize, Panginoon, ng kalagayan ng kalayang kalusugan. O aming Ama at aming Diyos, lahat po sila na natukoy ang kanilang mga pangalan sa magkakaibang sitwasyon patungkol sa kanilang kalusugan. At ang mga iba pa, Panginoon, na hindi namin matukoy ang kanilang mga pangalan. Na lahat ng laman ng pagamutan, lahat ng laman ng klinika, at gayon din mga nasa banig ng karamdaman, nasa kanilang mga tahanan, Panginoon. In Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa, kasama na, Panginoon, ng mga total cases ng pandemic. Yes, Lord Jesus Christ, patuloy na pangunahan ang pagpalain, Panginoon, ang mga umaaruga sa kanila ng mga pagamutan, ang kanilang mga doktor, ang kanilang mga medical frontliners, mga medisinas na kanilang mga tinatinetake, mga pagkain at gayon din, Panginoon, ng mga iba-ibang mga prescription ng kanilang mga doktor na makakatulong. At sa aming sama-sama na nagkakaisa, na nag-a-agree, nag-i-intercede na panalangin namin, with our manifold faith and trust in Thee, as we entirely entrust unto You, O Lord, for Your favorable response, O God. And that we claim and we declare, O Lord, that Jesus Christ, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, and even for spiritual and financial provision upon spiritual and financial provision. Bless, O Lord Jesus Christ, the family they belong, and even their livelihood. At kung sila merong ministry, pagpalain niyo rin, Panginoon. Gawin mo, Panginoon Diyos, na lalo silang maging matibay sa kanilang pananampalataya sa iyo, at gayon din na patuloy na sila'y lumalago spiritually with sound mind and heart. As being obedient unto You, O Lord, from the bottom of their hearts, O Lord Jesus. Hallelujah, we entrust also the Philippines as a whole, Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mamamayan, lahat ng leaders, mga kawani, mga empleyado, at gayon din ng mga employers, mula sa national level down to the region at sa lahat po ng mga provinces, cities, municipalities, districts, and even all barangays. Lahat ng pamilya at individual, Panginoon, the different sectors in the society, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundong ito. Patuloy na ebles, pagpalain, Panginoong Diyos, pagtagumpayin, Panginoon. Matugunan ng mga pangailangan at gayon din, Panginoon Diyos, na kung saan ay muling mapasigla ang economy at gayon din ang kabuhayan ng bawat pamilya, bawat Pilipino, Panginoon, at gayon din ang mga iba. O aming Ama at aming Diyos, we pray before You, O Lord Jesus Christ, ang aming pinakahihintay para po sa darating nawa na soonest, not only for the plotting of the curve of this pandemic, kundi sa kanya magiging kawakas. In Jesus' name.
Yes, pagtagumpayin Panginoon ang mga nagaganap na mga vaccination rollouts. Balayin at pangunahan ng mga vaccinators at gaya hindi ng mga medical frontliners, hospital na gumagampan ng kanilang mga tungkulin. I-bless Panginoon ang mga iba-ibang klase ng vaccine, Panginoon, na makatulong sa kalusugan, mapalakas ang immune system at gayon din na mayroong panlaban. Protection, Panginoon, sa virus. Yes, Lord Jesus, as we pace for the coming national election of the Philippines come May 2022. Lord Jesus, prepare the Philippines, especially the COMELEC, at gayon din, Panginoon, sa mga equipments na kanilang gagamitin, at sa lahat ng mga political parties at mga tumatakbo. Narawa, Panginoon, ay meron din silang panahon na kung saan ay lumakad, magpahinga at magmumuni-muni upang mas lalo na nilang masiyasat kung talagang nga ba karapat-dapat na sila'y tumakbo at mahalan. Yeah, Lord Jesus Christ, ikaw pong manguna sa kanila. Para sa Panginoon, ang mga tumatakbong ito ay hindi po sana yung mga siraan sa isa't isang nangyayari, kundi kung ano ang magagawa nila sa bansang Pilipinas kung sila ay mahalal. Para sa ikabubuti ng buong bansang Pilipinas at gayon din sa bawat mamayan at hindi ho pansarili. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat Pilipino, lalo na ang mga legit na makaboboto, na maging mapangmasid, maging masiyasat, maging matalino sa pagpili, na merong kaakibat na panalangin upang ang piliin, Panginoon, ay karapat-dapat niya, na mailuklok. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sa panahon ng eleksyon at bilangan, Panginoon, ay wala po sanang mangyayari na brown out, wala po sanang mangyayari na mga paggilos upang i-disrupt, Panginoon, ng resulta ng eleksyon. Wala po sana, Panginoong Diyos, na kung saan ay mandaday at magnanakaw at bibili ng boto. Meron pang, Panginoon, ay kayo na pong bahala sa kanila. Kung kailangan sila masubasog ng matauhan at mabago, kayo pong bahala, Lord. Katulad ng iyong ginawa kay Apostol Pat. Yes, Lord, yes, Christ, ipinagkakatiwala po namin itong political election exercise, Panginoon, na maging mapayapa, maging maayos, makatarungan, katanggap-tanggap, malinis, na wala hong bahid na anumang pandaray. Yes, Lord Jesus, be with us for the whole day. Kung ano man ang aming gagawin sa buong maghapon, pangunahan niyo kami. Magtagumpay kami at gayon din sa mga darating pang mga araw. Binabalik po namin lahat po ng pasalamat sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming panalangin. Lahat na magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord at amen sa Panginoon. Di ho ba ang sarap na manalangin kay Lord? Na hindi tayo napapagod na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Well, ang Wildon Ministry, nangumusta po sa body sa atin. Kumusta ho kayo? Kumusta ang nagdaang araw at gayon din ang buong magdaman?
Salamat po sa inyong presence. Salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page, Bishop Lito Tangonan, gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Maraming maraming salamat. Patuloy na sinasabi ng Abang Lingkod ng Panginoon, araw-araw. God bless and protect us all, always. Through the presence, the power, the acts of His Holy Spirit and His inspired words, stay safe and healthy always. Be kind to others always. With love and care, to God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior, at amen sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating Panginoon ay ating pong silipin ng mga comments na inyo pong ipinarating. Sa Ride On Ministry, how are you, my dear milestone follower? Sister Josie Rose Evangelista Sullivan, kanib po ng Maria Aurora Methodist Church, Maria Aurora, Aurora Province. Yes, God bless Evangelista Sullivan family. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Thank you very much at gayon lahat po sa inyo dyan. Mula sa ating kapatid na Pastora Leonora Dato ng Dubai. Sa tulad dyan, mga Dubainians, at gayon din ang mga Pilipinos dyan, kumusta kayong lahat dyan? God bless you all. God bless. Dato family and even your ministry and leadership, palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen sa Panginoon ng kanyang comment. Blessed Tuesday morning po, Bishop, Ate Jean and Lola Biyaya, and everybody listening to Ride On a Ministry. Thank you very much. Likewise. Gayun din po ang kanyang added comment. It's a great thing to praise the Lord through listening to the powerful message of the Lord. Bishop Lito Tangonan. Amen. At to God be the glory. At gayun din po lang sa kapatid na Star Saint Sender. How are you, my dear Digonis Merlin Sebastian? Ng program director ng National and Philippines Kalinga. Natubong bungabong Malaysia at ang kanyang destino rin ay Solid for Christ Methodist Church, Santa Rosa, Nueva Ecija. At nanyaga pa ba sa bandang San Fernando City, Pampanga, Alay? At shout out to Bijan at Gables, Sebastian family and your ministry and leadership. Hallelujah. Ang kanyang comment, mabiyayang umaga po sa lahat, mga ka-ride on. God bless us. Thank you very much at gayon din lahat sa inyo dyan. How are you, my dear follower at Diconisa Rotomicos? Nang Magoong United Methodist Church, Bayan Lina, Mulanao del Norte, Mindanao. Shout out to dyan, mga Mindanaoans. Yes, God bless you all, God bless Tomiko's family and even your leadership and ministry to the church and society. Hallelujah, ang kanyang comment, good morning po Bishop Lito, Mama Jean, Lola Biyaya, Karaydon, ministry, family and friends watching. Demo Jean ang prayer, praise God for another day to experience God's love, protection and guidance. Please greet happy birthday to Wayne M. Alamin. Today is his birthday with cake and ice cream na may apa. Thanks for your prayers and God bless po. Welcome and thanks and good morning din. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay nagigisa sa pagdiriwang ng birthday ng kapatid na Wayne M. Alamin. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, sa kanyang pananampalataya. Salamat po, Panginoong Diyos, sa kanyang buhay bilang mabuting mamamayan at bilang mananampalataya. Dulutan mo siya, Panginoon, ng kagalakan.
sa kanyang celebration ng birthday, gayon din ang buong pamilya ng mga alamin. O aming Ama at aming Diyos, patuloy ka na kung saan ay suma sa kanila. Nakikialam sa kanila, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na alamin mo ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. O aming Ama at aming Diyos, marami pa na darating na taon na isa-celebrate ng kapatid na ito na si Wayne na alamin, Panginoon. Na punong-puno, Panginoong Diyos, na maayos na kalusugan at pangatawan at gayon din ng pagtatagumpay at gayon din ng maibayong kasaganaan. Nang pananampalataya ng espiritual na pamumuhay at gayon din ang kanilang mga kabuhayan. Natutukunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Yes, tanggapin niyo, O Lord, ang kanilang pagpapasalamat at gayon din ang kanyang pagtatalaga ng buhay. Bless the whole family of Alamin. The mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Wayne M. Alamin. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palapakan naman natin ang kapatid na Wayne M. Alamin. At gayon din itin natin ang kanyang buong pamilya. Pinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ganda naman ang kanyang pilyedo, Alamin. Yes. Maraming malalaman ang kapatid na Wayne. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. At ipakamusta mga kapatid na hindi ko nisulot tumikos kay Wayne at gayon din ang kanyang buong pamilya. How are you, my dear, yes, brother Felipe, Tony, Saturno, Marior? Kumusta ka na? Yes, at ubit dyan at Gabes, Saturno family, dyan sa bandang Maria Aurora. Pahalapakan natin, Saturno family. Ang kanyang comment, magandang buhay, Bishop Lito Tangonan at Ma'am Jean Grace Tangonan. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ng Wide On Ministry. Salamat po sa patuloy ninyong panalangin. God bless po sa inyong ministry, Bishop. Binebuji ng prayer at gayon ng puso mukha ng tao. Welcome at good morning din at God bless sa inyong lahat dyan. Patuloy ka magpagaling. Yes, how are you, my dear? Sister Achi, kumusta ka na? Puri ng Panginoon at tunay ang pangalan si Sister Maria Ninita Pondon. Mayong adlaw sa tanan dyan sa bandang Cebu City, Cebu Visayas. Dagan salamat. Yes, shout out dyan at God bless Pondon family and your medical work as a nurse and even your ministry you are doing as an administrator. Every 7 o'clock in the evening, Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 with her co-administrator, Pastor Leonora Dato. Palapakan naman natin lahat. Hallelujah. Amen sa Panginoon. Patuloy na magtagumpay ito. Patuloy na pagpalain ng Panginoon ng mga nangunguna na nagsesermon at nananalangin at gayon nila po ng mga viewers nito at sa lahat pa na mga live streaming ng mga churches, ng mga manggagawa at gayon din ng kapatiran sa buong mundong ito. Yes, ang comment ng ating kapatid na Marianita Pondon, good morning Bishop, Ma'am Jean, Ate Bianya at sa lahat ng Ride On Ministry, God bless everyone. Thank you very much at good morning din at God bless with emoji ng bulaklak ng gumawela, kulay red at gayon bulaklak ng sunflower. Kulay yellow at may petals na green at gayon din ng prayer. Maraming salamat at gayon mo lang sa ating kapatid na anniversary follower. How are you, my dear? Si Celionora de la Cruz Mirales. Yes, at dyan sa bandang Wesley Methodist Church sa Malbataan. Shout out to dyan at God bless your God bless de la Cruz Mirales family. Hallelujah. Ang
kanyang comment, blessed Tuesday morning po, Bishop Lito. God bless us all, you, your family, your ministry, and everyone watching. Thank you very much. At gayon din lahat po sa inyo dyan. God bless at good morning with MG ng prayer at gayon din ng puso. Hallelujah. Yes, added comment mula sa ating kapatid na Sister Achi Marianita Pondoan. How great thou art. My song, sarap iyak. Parang may sumundot sa heart ko. Salamat Bishop sa kanta. God bless you more with emoji ng prayer, bulaklak ng gumamel at sunflower. At gayon din ang kanyang added comment. Amen. Hallelujah. Shalom. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Puri ang Panginoon na kung saan ay patuloy na kung saan ay patuloy na sundot-sundutin ang Panginoon ang iyong puso. Ng mga mensahe ng mga awit at gayon din ang mensahe ng buhay na nagbumula sa Kanya mismo. And may your heart continue to sing for the glory of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. How great thou art. How are you, my dear anniversary follower? Yes, shout out to Bijan sa bandang Kainta Rizal. Sila po ay kaani po ng United Methodist Church. Tubong di nalupihan Bataan. Ang ating kapatid na Carolina Tolentino Garcia. Yes, shout out to Bijan at God bless Tolentino Garcia family. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment ay amen po. Yes, amen sa Panginoon. Gayun din mo sa ating kapatid na Agustin. Yes. Kani po ng Capitola Medis Church, Baranga City, Bataan, sa Lubidyan at Gablan, sa Agustin Family, palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Emoji ng puso at gayon din ng prayer. At gayon din ang kanyang added comment, good morning po, Rydon Ministry. Thank you very much at good morning sa inyo lahat dyan. How are you, my dear magaling na magluto? Yes, kapatid na Sister Birna Sanchez Rapananda Kanay dyan sa bandang Sydney, Australia. Kumusta kayo lahat dyan? Shout out to dyan at God bless you all. Purihin natin ang Panginoon. Yes, God bless Rapananda Kanay family. Purihin ang Panginoon ang kanyang comment. Watching with the 3 emoji of heart. Maraming salamat at gayon din mula sa ating kapatid na Sister Betty Jane Rosalia Bersosa ng Ilagan City, Isabela. Shout out to Jan at God bless Rosalia Bersosa family. Purihin natin ang Panginoon. Ang kapatid na Betty Jane Rosalia Bersosa ay kapatid ng kapatid niya, ang asawa ng ating National Bishop, yes, Manuel Benaventura Jr., si Claribel, yes, Rosalia Benaventura, yes. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop Lito family at mga karayadon sa Panginoon. Maraming salamat. Good morning din, Bishop. Birthday po ngayon ng apo namin na si Aaron John AJ. Verse sa Vargas. Please pray for him. Thank you so much po, Bishop, sa message of life and prayers. God bless us all. Welcome. Yes, to God be the glory, huwaming ama at aming Diyos, kami po ay nagigisa sa pagdiriwang at panalangin para po sa apo ng Rosalia Verso sa family, Panginoon, si Aaron Chan, AJ Verse Pabargas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng anak mong ito. No, Panginoon, ay maging masaya ang kanyang kaarawan sa araw na ito, Panginoon Diyos. Meron mang handa o wala, pagpalay mo siya, ang apong ito, nang lumaki, Panginoon, na kaaya-aya sa iyong paningin, at lumaki, Panginoon, na maayos lagi ang kanyang kalusugan at pangatawan at gayunin, Panginoon, sa kanyang haharapin na buhay sa darating na panahon, o Diyos, ay makatatapos ng pag-aaral at gayun din magkaroon ng bright future ang apong ito na si Aaron John, Panginoon. Marami pang darating na birthday sa kanyang buhay na punong-puno, Panginoon Diyos, ng biyaya, na punong-puno, Panginoon, ng ipag-iingat at pagliligtas at gayon din na maayos na kalusugan at pangatawan at gayon din ang pagtatagumpay at gayon din ang patuloy na blessing mo
sa bawat buong pamilya, Panginoon, ng Osalia Bersosa at gayon din ang buong pamilya ng Vargas. Tanggapin niyo, Panginoon, ang kanilang pagpapasalamat, pagtatalaga ng buhay sa tanging pangalan ng Mesokristo. Iyan po ang aming panalangin at pagbati. Lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoon. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Apo Aaron Chan, AJ Bersosa Vargas. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palapakan naman natin ang Apo Aaron Chan, AJ Bersosa Vargas. Itin naman natin ang buong pamilya na kung saan magdiriwang sa araw na ito. Purihin natin ang Panginoon. Gayon mo lang sa ating kapatid na anniversary follower. How are you, my dear Pastor Baby Bolgado ng Diparo United Methodist Church? Nakatira dyan sa bandang Camarina, Caloocan City, Metro Manila. Sa tubig dyan at God bless Bolgado family in your ministry. Hallelujah! Ang kanyang comment. Good morning. Maraming salamat. Good morning din at merong kasamang ice cream ba yan o milk tea? Purihin natin ang Panginoon. Coffee, yes. At gaya din mo lang sa ating kapatid, Sister Marianita Pondon Achi. Yes, added comments. Sorry Lord for my sins done or undone. I am a great sinner. Please forgive me. Have mercy on me. I pray with emoji ng prayers. In the mighty name of Jesus, we pray and intercede, joining you in this honest declaration. May the Lord Jesus Christ, through His blood and the acts of His Holy Spirit, continue to forgive us and to cleanse us, at gawin tayong karapat-dapat lagi sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord at shout out sa ating mga kapatid na kung saan ay kasama natin. Yes, Brother Ernel, yes, Archangel Felix, dyan sa bandang USA, sa Lupidian at God bless Felix family and even yung academic work at gayon din naman yung mapaglakbay na lakbayin. Hallelujah! Yes, mga kapatid, si Selned Nunan dyan sa bandang USA, sa Lupidian at God bless Nunan family. At gayon din ang kapatid at kapatid na Tita Corazon Navarro dyan sa bandang Balanga City, Baraan, kahanip po ng Capital Medici Church, Albinian at Galvez Navarro family. At patuloy na pagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at kalakasan kailangan mo sa araw-araw in the mighty name of Jesus. Hallelujah at praise the Lord at gayon din ang ating kapatid. Yes, how are you, my dear sister Minerva de la Cruz, dyan sa bandang Calaca, Batangas, Albinian at Galvez De La Cruz family, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kanyang kapatid na Norly Magat dyan sa bandang Novaliches ng Quezon City, Metro Manila, sa Lubinyal Gambes Magat family, purihin natin ang ating Panginoon. How are you, my dear Sister Alma Montibergen de Leon? Kanib ng Yes, the Living Hope Methodist Church, Olongapo City, Zambales. Sa Lubinyal at Gambes Montibergen de Leon family, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord at amen sa ating Panginoong Diyos at gayon din sa ating iba pa ng mga kapatid natin na kung saan ay hindi lumalabas sa ating monitor pero yes, purihin natin ang Panginoon ng upang makita natin yung nasa laptop hindi lumalabas sa ating monitor lahat po ng mga comments ninyo. Ganamapan ay purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At shout out sa aking kapatid dyan sa bandang Sweden. Sister Wilma Kabakungan ng Tangonan Arvidsson. God bless the whole family of Tangonan ng Arvidsson. In the mighty name of Jesus, patuloy po Panginoon na gabayan mo at pangunahan ang kapatid na ating Wilma.
ang iyong pag-ingat at pagliligtas sa kanya, sa kanyang kalalagayan dyan sa bandang Sweden at ang kanyang buong pamilya. Panginoon, ay patuloy pagpalain at gayunin ang kanilang work at proteksyonan niya sila ilayo, Panginoon, sa virus, pagtagumpayin ng kanilang mga buhay. At gayunin, Panginoon, ang aking kapatid dyan sa bandang Los Angeles, California, si Engineer Johnny Tangonan, ang iyong pag-ingat, pagliligtasin, pagpapala sa kanyang buong pamilya. Dyan sa bandang Samat Isabela, ikaw ang maangun at magpala. At gayunin, Panginoon, ang aking kapatid dyan sa bandang Quezon City. Kapatid, pangalan namin, Benjamin Kabagungan Tangonan Jr. At gayunin ang buong pamilya at gayunin ang kanilang ministeryo, kabuhayan at ang kanilang mga anak, buong pamilya, Panginoon, pagpalaan at pangunahan sa araw-araw at sa tuwi-tuwina. At gayunin, Panginoon, ang aking kapatid Bunso dyan sa bandang San Mateo Isabela, ang kapatid na Tesias Tangonan Lianyo. Ikaw mag-ingat, magpala sa kanila sa araw-araw at patuloy, Panginoon, pagtagumpay mo sila at pangunahan mo at matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. At gayon din na shout out sa ating kapatid na si Sir Carmelita Capone dyan sa bandang Maribela, sa bandang Kalipur ng BEPS Methodist Church. God bless you all. God bless Kapuli family, palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din ang ating kapatid na how are you, my dear Lola Bell? Yes, dyan sa bandang Baranga City, Bataan, kanib din po ng Capital Medis Church. God bless you all dyan. Please extend the whole family. God bless Lola Bell family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Gayun din na added comment mula sa ating kapatid na Pastora Baby Bulgado watching po. Thank you sa inyo lahat ng nakikinig sa Ride On Ministry. Welcome at thank you rin. Puri ng Panginoon. At gayun din mula sa ating kapatid na Sister Educator Jocelyn Makatoggal Bakling ng Yes, the Living Water Medis Church, Barangay Abgabin, Maribel, Subataan, asawa ng ating kapatid na masipag na pastor, Reverend Alex Bakling, Gavis Bakling family, and your ministry and leadership. Palapagan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon. Ang kanyang comment na kung sana hindi ko pa nagigita. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Blessed Tuesday, Bishop Ati Jean and all Caridon Ministry. God bless us all with the emoji ng puso kulay red at kulay blue. Palapakan natin. Thank you very much. Blessed Tuesday. At gayon din ang kanyang added comment, tatlong emoji ng prayer. Salamat po na marami. At gayon din ang kanyang added comment, amen, glory to God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, how are you, my dear, Sister Mary Albiar, Tubong Nuevizcaya, at nagtrabaho dyan sa bandang Saudi Arabia, sa Alubidyan, at God bless all Filipinos, overseas Filipino workers dyan. Palapakan natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang mga Arabiano, ingatan kayo pagpalain ng mga trabaho. At gayon din, God bless Albiar family dyan sa bandang Nueva Vizcaya. Yes, hallelujah, si Sir Mary Albiar, ang kanyang comment, amen, glory to God. Yes, amen sa Panginoon. Gayon din ang ating comment mo lang sa ating kapatid na Pastora Baby Bulgado. Amen, with emoji ng prayer at gayon din ang puso. Yes, palapagan natin ang Panginoon. At gayon din sa kapatid na, Milestone Tallower, si Sir Melita Celestra ng Talim Island, Binangon, ng Rizal, si Adolfi Jan. Yes, pakamusta sa iyong minamalasawa, Missionary Pastor James Celestra, at gayon din sa iba pang mga kasama niya, mga pastor, at gayon din sa limang mission churches dyan. Palapakan natin, God bless Celestra family, God bless you all, the ministry and leadership that you're doing every day. Hallelujah, ang kanyang comment. Emoji ng puso, yes, na may mukha ng tao, kulay pink, magalong red at pink. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Thank you very much. At gayon din mula sa ating kapatid, how are you, my dear, Siang, Mandy,
si Duhaweng. Yes. Puri ng Panginoon at puri ng Panginoon. Yes. How are you, my dear? Saan ka man naroon, sa kinaroroan mo ay ang aking tiyak ay naririyan ka. Yes, you are from Kamawawan, Laos. How are you, my dear friend? Diyan sa bandang Laos, please extend my regards to you and to the whole family and even to what you are doing every day. God bless you. And the whole family, purihin natin ang Panginoon. Siyan, maybe, yes, palapakan natin siya natin. Sa bandang Laos, ang kanyang comment, 3 emoji of prayer. Thank you very much, brother or sister, yes. Kaya din mo na sa kapatid na si Sir Melita Salesa, added comment. Magandang umaga po, Bishop Lito and Mama Jean at Tita Biyaya, pati na din mga ka-ride on ministry. Marami pong salamat sa mabiyayang mensahe ngayong umaga. At God bless you more and always with emoji ng prayer at gayon din ng puso. Mukha ng tao nakanganga, may puso. Mukha ng tao, may puso, may puso. Prayer at gayon din ng puso, puso, puso. Tatlong exclamation points para pa natin. Thank you very much. How are you, my dear milestone follower? Diyan sa bandang Maryland, United States of America, sa atubig dyan. Mga Pilipinos at gayon ng mga Amerikano, iba pang mga lahi dyan. God bless you all. Yes, God bless Thomas family. Sister Annalisa, palapakan natin sila dyan. Ingat kayo dyan. Puri ang Panginoon. Ang kanyang comment, good day po sa inyong lahat. To God be all the glory. Thanks for everything. O Lord, amen at amen with emoji ng prayer. Thank you very much. Glory to God. Gayun din muna sa ating kapatid na follower. Kumusta ka naman ang makariyaraon? Kumusta kayo amin dita? Kumusta tibiyag dita? Barangay Tondol, Anda Pangasinan at lalo na sa inyong church. First Tondol Methodist Church at si Pastor Deaconess Beth Cowley and all the members and the whole family of Brown. God bless you all. Palapakan natin sila na dyan. Hallelujah, Brown family. Ang kanyang comment, good morning sa ating lahat, Bishop. Yes, maraming salamat at good morning din, Ma'am Jean, sa buong Pilipinas, buong mundo. Salamat, Lord, bagong buhay namin muli sa paggabay sa aming pagtulog ng muling nagising at maayos. At sa pinahihiram mong buhay natin lahat, Bishop, ipag-pray ako. Pubuli ang aking mga anak, apo at manugang at mga kapatiran natin sa Ride on a Ministry. Purihin ang mapagpala na Panginoon Diyos at siya na mangunguna sa buhay, buong puso at tayo'y tapat. Sa kay Lord, love, care, prayer, karitero, family. Eh, Pilipinas, salamat Lord sa buhay ni Bishop, Ma'am Jean at mahal nila sa buhay. We love you all. Pag-pray si Roland ngayon, ultrasound niya po. Bishop, salamat muli. Pagmahal naming Bishop, Lord, good health. At kaming mga anak, God bless all, praise the Lord, amen and amen. Yes, amen sa Panginoon. O aming ama, taming Diyos, patuloy po na pagkabain po ang buong pamilya ng Karitero Raon Family, Panginoong Diyos. Mula sa mga magulang at gayon din sa mga anak at gayon din sa mga apo at gayon din, Panginoon, sa mga manugang, lahat sila, Panginoon, pagpalain mo sa ingatan. Pagtagumpayin, Panginoon, sa araw-araw, pagpalain ang kanilang mga kabuhayan, pagpalain, Panginoon, ang kanilang mga pananampalat at spiritual na pamumuhay, at gayon din, Panginoon, ang kanilang patuloy na activeness sa buhay at ministeryo ng First Tondol Methodist Church, Panginoon. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang church nito sa pangunguna ng aming pastor at Deaconess Beth Cowley. Ikaw ang manguna, Panginoon, at pagpalain mo ang kabuhayan ng mga kaanib, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, Diyos, ang pangunguna ng kanilang pastor at gayon na matukunan ang kanilang mga Panginoon sa araw-araw, Panginoong Diyos. Hallelujah! At maging ang kanilang mga ministries na ginagampanan at gayon din, Panginoon, ang kanilang proyekto na makapagpatayo ng isang magandang
Sanctuary Panginoon Diyos, ay pangunahan niyo ng ito'y mesa katuparan at gayon din Panginoon ng mga resources na kailangan nila Panginoon Diyos ay matugunan po. Pagpalain Panginoon ang ultrasan ng kanilang anak na si Roland na maging maayos po ang resulta Panginoon. Pagpalain mo rin kanyang buong pamilya at gayon din Panginoon ang kanyang pinakahintay na pagtrabaho bilang isang seaman Panginoon sa kanyang paglalakbay sa kalagitnaan ng dagat Panginoon sa inyong pag-iingat, pagliligtas, pairugan niyo Panginoon Diyos. Yes, pagpalain mo Panginoon ang lahat po ng mga churches, hindi lang mga ang Pilipinas, kundi lahat ng churches na denomination Panginoon. Pagpalain nyo lahat po ng mga manggagawa, lahat po ng mga kaanib, lahat po ng mga pamilya, lahat po Panginoon ng mga existing na bumubuo Panginoon Diyos ng iglesyang pangkalahatan Panginoon mula sa national, sa region at gayon din Panginoon sa lahat po ng mga district, sa lahat ng mga local churches, mission at gayon din ng mga church-related institution. At mga paaralan, Panginoon, at gayon yung mga foundation, Panginoon Diyos, ng patuloy, Panginoon, na kahit panahon ng pandemya ay patuloy pa rin na nangunguna, naglilingkod, Panginoon, sa panahon na ito. Yes, matugunan po ang lahat ng pangangailangan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin na nagkakaisa at nag-agree. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon mo na sa ating kapatid na Sister Leonora de la Cruz Mirales, added comment, purihin ang Panginoon. Hallelujah, amen, with emoji ng prayer at gayon din ng puso at thumbs up. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, added comment mo na sa ating kapatid na miles and followers, Sister Josie Rose Evangelista Sullivan. Added comment, amen at amen sa napakamibiyang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much, to God be the glory. At gayon mo na sa ating kapatid, how are you, my dear sharer? Yes, kumusta ka na, kapatid, Sister Arwena Apolinar Paole? Puri ng Panginoon na kung saan ay nakarating ka na dyan sa bandang Hermosa, Bataan. Puri ng Panginoon Diyos mula sa Saudi Arabia. At nalagpasan mo ang mga kwara-quarantine at kapiling mo na ang iyong mahal sa buhay. Shadow by Jan at God bless. Apolinara Paule, palapakan natin. Hallelujah at praise the Lord ng kanyang comment. God bless po sa ating lahat. Ride on the ministry. Nakauwi na po ako sa aking lugar sa Sabah, Hermosa, Bataan. Palapakan natin sila dyan. Sabah, Hermosa, Bataan. Lugar na kung saan ay maraming Sabah. Puri ng Panginoon at nakakapanambahan na din po. Ingat po tayong lahat. Alamat po ng marami at please extend my regards kay Pastor Jan. At gayon din ang Sabah Methodist Church. Puri ng Panginoon, Hermosa, Bataan. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Puri natin Panginoon ang Sabah ay saan ba dyan? Yes. Sabah, pagkatapos ng Arco, sa pagitan ng Pampanga at gayon din ng Bataan, sagop na ng, yes. Luwagan na ba yan? Hermosa yun, yes. Merong lugar doon na kung saan ay kakaliwa ka, pero pag galing ka sa bandang wala nga kakanan ka at meron kang malalampasan na eskwelahan na ano bang pangalan yun, Siena ba yun? At yes, pagkanong gano'n, pagkatapos ay makakarating na doon sa bandang Sabah. Yes, napuntahan ko kasi yan at nakapag-sermon na ako dyan. Yes, shout out Sabah Methodist Church Puri natin ang ating Panginoon at maalala po maraming itlog dyan. Yes, paalapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At gayon din, mula sa ating kapatid na Sister Benita Celeste, added comment, Bishop, paborito ko po yung awit na iyan with emoji ng puso. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At praise the Lord. Gayon din mula sa ating kapatid na Pastor Baby Bulgado, added comment, Bishop, my team song namin ni Pastor Romy na naalala ko siya. Thank you, welcome. Palapakan natin. Shout out kay Pastor Romy Bulgado dyan sa bandang Kalangitan. Yes, dating pastor natin ng tayo po'y District Superintendent ng Quezon City District sa ilalim po ng yes, Quezon City yes, Philippine Sanual Conference is yes, panahon natin na kung saan ay naganap po yung nahati sa tatlong konferensya. Ang PACE, Philippine Annual Conference is na naging
Philippines Annual Conference is Rizal. Philippines Annual Conference is Quezon City. Philippines Annual Conference is Southern Tagalog. Yes, palapagan naman natin ito. Hallelujah, praise the Lord. Yes, ang masipag niya na maputi na Pastor Romy Pulgado. Hallelujah. At gayon mo na sa ating kapatid na Sister Mirna Sanchez Rapananda Kanay. Added comment. Yes, singing together with your bishop and Sister Jean. Happy singing. How great thou art. Amen. With emoji ng puso. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo ba mga kapatid sa Panginoon na araw-araw ay namumblema ako kung anong aking aawitin. Yes. Awit o imno na kung saan ay umaangkop doon sa ating tinatalagay. Yes. Meron yung pagkakataon na kung saan ay magsisimula na ako ay wala pa akong napiling awit. Pero pinagkakalooban tayo ng awit ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Gayun din, added comment mo na sa ating kapatid ni Sister Yona de la Cruz Miralles. Umaawit ang aking kaluluwa. Dakila ka, dakila ka. Palapakan natin na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Umaawit ang ating kaluluwa. Dakila, dakila ang ating Panginoon. Hallelujah! Gayun din, added comment. Pastora Baby Bulgado, napakadakila ng Diyos sa bawat isa sa ating lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Sino nga bang pipiliin natin di kundi yung pinakadakila sa lahat? Di ho ba mga kalidon sa bayo? Gayun din ang kanyang added comment. Emoji ng prayer at gayun din ang puso. Palapakan natin ang Panginoon. At gayun din added comment mula sa trabati ni Sister Melita Celestina. Praise God po. Amen. Palapakan natin with emoji ng prayer at gayun din ang puso. Hallelujah. Praise the Lord. At ganyan ang kanyang added comment, umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka. O Diyos, Ama, palapakan natin ng Panginoon. Ibigay ka ng prayer, ibigay ng puso. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din mo lang sa ating anniversary follower. How are you, my dear? Sister Aurelia de la Cruz ng Maria Aurora. Kumusta ka na kapatid? Kumusta ang mga anak mo? At kumusta na naalaala ko ngayon ang iyong mahal na asawa, ang ating dating district supervising elder, Reverend Eddie de la Cruz, na nasa langit na rin. At shout out to you dyan. Pakumusta ba kami kay Lord? Palapagan natin. Hallelujah! God bless the Electric family. Purihin natin ang Panginoon ng kanyang comment. Good morning po sa lahat. Thank you very much. Good morning sa lahat po sa inyo dyan. At gayon mo lang sa ating kapatid na Pastora Baby Bulgado, added comment. Pakisama po si Colin. Sana ma-schedule na siya at ang gagawin laboratory maging maayos. Lahat, thank you po. Puri ng Panginoon. Ang tagal ng schedule niya, kapatid ni Pastor Baby Bulgado. Yes, tagal na, no? Umabot na yata ng 2 buwan na. O, 3 buwan. Isang buwan, matagal na yung pinakahintay nila na schedule. Ganun ba pa na walang matagal sa masikap at nagtsatsaga na naghihintay. Yes, hallelujah at praise the Lord. Nagigisa kami, Panginoon, sa panalangin ng Pastora Baby Bulgado, Panginoong Diyos, para po sa kanyang minamahal na anak na si Connie. Sa kanilang matagal na napaghihintay, Panginoon, na sila po ay mapagkalooban ng schedule para po, Panginoon, sa gagawin na laboratorya, ano pa man, Panginoon, na medical procedures para kay kapatid na Connie. Huwaming ang mataming Diyos, samantalang kanyang inihanda at na naghihintay, Panginoon, ay handa mo ang kanilang puso at kalooban at gayon din ang buong pamilya at gayon din ang kanilang mga pangailang pinansyal. At upang sa ganun, Panginoon, sa darating na schedule na yan, Panginoon, ay maging maayos lahat. At gayon din, Panginoon, na maayos ang mga resulta ng laboratorio at gayon din, Panginoon, ang anumang medical procedures na gagawin sa kanya. In the mighty name of Jesus, and that we claim and we declare, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Palapakan naman natin ang kapatid na Connie. Hallelujah, praise the Lord. Kaya din added comment ng ating kapatid na si Sister Melita Celestina Bishop. Pakisama po sa prayer ang aming manugang na si Sherilyn Eva Celestina. Kinukuha po siya ng anak namin na si Jeremias at Jessa para mag-alaga kay Jasmine na anak ni
Char, with emoji ng prayer at gayety ng puso, yan ba yung, yan ba yung nasa Japan? Puri ng Panginoon Diyos, hallelujah at praise the Lord. Aming Ama at aming Diyos, nag-iisa po kami sa panalangin ng aming kapatid na si Salamelita Celestra. Patungkol po, Panginoon, sa kanyang manugang na si Sherilyn Celestra. Yes, Lord Jesus, sa banat ng kanyang anak na si Jeremias, Panginoon, upang at gayon ni si Jessa upang siya ay kurin, Panginoon, na mag-alaga ng anak nila, Panginoon Diyos, ay pangunahan mo, Panginoon, ang kapatid na ito upang ang kalubusan ng kanyang decision ay malubos upang gayon ni Panginoon kung siya ay sasang-ayon. Ihanda mo siya, Panginoon, ng kanyang kalooban, ng kanyang katawan, ng kanyang pamilya. At gayon din, Panginoon Diyos, akong saan ang iyong pag-ingat, pagliligtas sa kanya at magtagumpay ang kanyang gagampanin na trabaho doon sa kanyang kapupuntahan, Panginoon Diyos, with the whole family of Jeremias. At gayon din ni Jessa, Panginoon, pagpalain niyo, Panginoon, yes, magiging buong kanyang buong pamilya, Celestra, magbong pamilya ng Jeremias at Jessa, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Yan pong aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen. Amen sa Panginoon. Yes, gayon din po lang sa ating kapatid. How are you, my dear anniversary follower? Uminom muna tayo at nasasarbit tayo at meron yata nakakaalalaal sa atin. Yes. Yes, how are you, my dear brother Erlino Passion? Yes, our passionate brother Erlino. Shadow be dyan sa bandang Bambang and Webiskaya. God bless Passion family. Hallelujah, praise the Lord. May you continue to be a passionate family. Hallelujah, ang kanyang added comment. Good morning, Bishop. Joining po from Crossroad United Methodist Church, Bangbang Nueva Vizcaya. Palapakan naman natin yung Crossroad United Methodist Church, Bangbang Nueva Vizcaya. With my wife, Liliwa Joy Asis Passion. Hello, hello, Sister Liliwa. And to the whole family, God bless your ministry. Thank you very much at God bless you all with emoji ng prayer. Yes, how are you, my dear Governor Vilma Domingo, kaanib po ng Pansol Medis Church, Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila. Shalom again at God bless Domingo family. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga ng Martes po, Bishop Ate Jean. Mami Biyaya, God bless po. Amen at amen. Thank you very much at gayon nila po sa inyo mapagpalang umaga. Iingatan kayo ng Panginoon. Gayon mo lang sa ating kapatid na Sister Benita Celestra, added comment. Pinag-aayos po bubisyap ng passport, mga papeles si Sherlyn. With emoji ng heart at gayon din ng puso. Hallelujah at maging maayos. At matugunan lahat po ng mga requirements at pagkaloban ka, kapatid Sherilyn, ng 10-year na visa na passport. Ay, hallelujah in the mighty name of Jesus. Everybody will say amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, sumama ka na rin, kapatid na Sister Amelita Celestra, sa kanyang pupuntan. Hallelujah at gayon mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear, masipag at magaling na DSE Reverend Bersita Grace Valenzuela? Administrative Pastor ng Maria Aurora Methodist Church at gayon din ang tagapangasiwa ng Maria Aurora District sa ilalim po ng Aurora, Nueva Asia, Cagayan Valley Regional Conference. Shout out to Jan at God bless you all. God bless, yes, Valenzuela family and your ministry and leadership. Hallelujah. Ang kanyang comment, good morning, Bishop. Good morning din. Maraming salamat. Yes. May living na po si Glenn Joy Padius. Hallelujah. Salamat sa prayers niyo po. Welcome. Naway maranasan ng kanyang mga magulang at mahal sa buhay ang kapayapaan at kaaliwan sa kanilang pagdadalamhati. Naging COVID plus po si Glenn Joy Padius. Kaya lang po, inilibing na po kaninang alas 6 ng umaga po. God bless po ang aming pagigisa sa iyong panalangin.
para sa buong Birib family ng Padius. O Lord Jesus Christ, for your continuing love to be given to all of them, for them to be comforted. The strength they need, O Lord Jesus Christ, from your Holy Spirit and your words, O Lord. Lord Jesus, continue to put in their minds and hearts, O Lord, your promise of resurrection and everlasting life. Marapatin niyo rin, Panginoon, na kung saan ang mga pangailangan nila sa panahon na ito ay inyo pong ipaggalob, Panginoong Diyos, spiritually and financially, Panginoong Diyos. And that we indeed entrust the total body, spirit, and soul of Glenn Joy Padius unto your hands for your continuing care and reign over her, O Lord Jesus Christ, in your heavenly realm. In Jesus' name we pray, amen at amen sa Panginoon. Hallelujah. Gay din ang kanyang added comment, si kapatid na si Shea Tambalo po, bishop ay nanganak na po at premature ang baby boy niya. Kaya nasa NICU po siya sa Good Samaritan Hospital sa Cabanatuan City po. Thanks po sa panalangin niyo po, bishop. Well, nakikisa po tayo sa ating kanyang matagumpay na panganak. Huwaming ang madaming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa panganganak ng kapatid na Shet. Umasa kami, Panginoong Diyos, na kung saan ang kanyang premature na baby, o Diyos, na nasa NICU, Panginoon, dyan sa pagamutan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Pangunan at pagpanayin, Panginoon, na kasangkapanin ng mabisa, Panginoon, ng Good Samaritan Hospital, Panginoon, ang mga tumatalima sa kanila na mga medical frontliners, ang mga gamot, ang mga facilities na ginagamit, Panginoong Diyos, para po sa baby na ito, Panginoon, upang maging maayos po ang kanyang kalagayan. Gumaling at maging matibay ang kanyang pangatawan at gayon din maging maayos ang kanyang kalusugan. Pagbalay mo rin ang kanyang mother, Panginoon, Shet Tambalo, Diyos, na magumilom ang mga sugat at maging maayos din ang kanyang kalusugan. And even the whole family of Tambalo, Panginoon, with your blessing at matugunan din ang kanilang financial na pangailangan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen sa Panginoon. Ngayon naman sa tapatin ni Sister Melita Celeste added comment, mabuti po ang Diyos sa lahat ng panahon. Pahalapangan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, with emoji ng prayer at gayon din ng puso, salit-salit. Yes, at gayon din mula sa tapatin ni Sister Leonora de la Cruz Mirales added comment, thank you po, Bishop, for continuous healing prayers for everyone. Welcome to God be the glory. God bless your health po, Bishop Lito. Thank you very much. Likewise, glory to God. Hallelujah. Jesus' name. Amen. Everybody will say amen. Hallelujah. Praise our guide mo lang sa ating kapatid na DSE Reverend Bersin of Grace Valenzuela added comment, ang kapatid na Luz Mercado. Lisa Mercado. At husband po niya ay lalabas na daw po sa ospital bukas. Palapakan natin ang Panginoon. Praise you and thank you, Lord Jesus, sa inyong pagkilos, katugunan sa mga panalangin at pagkasangkapan niyo, Panginoon, sa pag-abutan at gayon sa mga medical frontliners, etc. Para sa kapatid na Lisa Mercado and husband. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much po sa inyong prayers para sa kanila. Welcome to God be the glory. Keep safe po. Bishop, God bless you. You're right on ministry and your family. Thank you very much. Sabgainin.
Ingat kayo lagi at be healthy always. At gayon din ang kanyang added comment, pakisama din po sa prayer nyo, Bishop. Opo. Si DSM Reverend Dave Bunwan, nakakonfine po siya sa ospital sa Isabela dahil po COVID plus po siya. Salamat po, Bishop. God bless. Welcome. O aming madaming Diyos, we reiterate our prayer a while ago for our beloved co-worker DSM Reverend David Bunwan dyan sa bandang Tumawini Hospital ng Tumawini, Isabela, for his completely recovery, good health and wellness, and even for his spiritual and financial provision, Panginoon, pairugan mo, and that we claim and we declare. Bless the whole family at pagpalain, Panginoon, ng kanilang mga Panginoon, in the mighty name of Jesus. Yan ang aming panalangin at pag-iusap, pagsamo. Lahat ay magsabi ng amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, kayo naman sa ating kapatid na Pastora Baby Bulgado, added comment, emoji ng mukha ng tao na kung saan ay nakaganon po. At talaga naman napakarami mga puso lumalabas na ganon. Hallelujah. Puri natin Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Overwhelming ang puso. Yes. Hallelujah. Kaya naman sa ating kapatid na Pastora Baby Bulgado, added comment, God bless po family ninyo, Bishop. Thank you po. And Jean Grace, nanay at anak ninyo, love you all with emoji ng puso. Maraming salamat gayon nila po sa inyo dyan. Kaya naman sa ating kapatid na yes, yes, milestone follower. How are you, my dear, yes, brother Romy De La Cruz? Nice to meet you in this live streaming. Where are you in the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao? Or beyond the Philippines? But I'm sure you are indeed a worker of the Lord, a pastor. Yes. Of the United Methodist Church, somewhere dyan sa bandang Itiagi, Isabela, kung tama yung aking memory. Yes. Shout out dyan sa bandang Itiagi, Isabela, at gayon din pakamusta sa buong congregation. And God bless De La Cruz family. Palapakan natin silang lahat dyan, even your ministry and leadership. Hallelujah, kanyang comment. Magandang umaga po, Bishop. Thank you very much. Magandang umaga din sa inyo dyan. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. God bless your family and your ministry. Thank you very much. At gayon din you and your family and your ministry and leadership. Yes, added comment po lang sa kapatid na si Ramelita Celestra. Bishop, andito po mag-asawa ni Jeremias at Jessa. Nandito sila nang magpunta si Bishop Joey Lapitan. Kayo po, nakita na po nila mag-asawa ni Jessa at Jeremias with emoji ng prayer at gayon din ng puso salitan. Yes. Salamat po sa info at maraming salamat po sa lahat po ng mga comments sa inyo pong ipinarating at sa lahat pa ng mga incoming comments. Yes, patuloy kayo ng pagpalain ng ating Panginoong Diyos at gayunin lahat po kayo. Saan man kayo naroon, nandyan kayo at nandyan din ang ating Panginoong Diyos at kami ay narito rin. At narito rin ang Panginoon na sumasa lahat ng dako. Purihin natin ang Panginoon at ngayon ay tanggapin natin ang kanyang bendisyon. Yes. Tanggapin natin ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo at gayon din ang patuloy na pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pag-ipisan, tanglaw at paghahari ng kanyang banal na Espiritu sumayo sa bakin, sumating lahat mula ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Amen sa Panginoon. Uminom muna tayo at alam niyo, napakabala po na tayo po'y umiinom ng tubig. Pero hindi po ako umiinom ng malamig na tubig, mga karay, doon sa Panginoon. Lalo na kapag araw-araw ay talaga naman tuloy-tuloy na ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw na nagsesermon na langin na buhabadi at nagbabasa ng mga comments ninyo. Pero ina-enjoy natin ito at kaligayahan natin, yes. Puri ng Panginoon Diyos. Kaya ugaliin natin na uminom tayo ng tubig. At least 6 to 8 glasses per day.
At gayon din sa umaga, pagkagising natin, dalawang maligamgam na tuming good for the health. At gayon din yung mga prescription ng ating pastor na nag-sermon sa Whole World Prensy Prayer Brigade laban sa COVID-19, na therapistin at maraming nalalaman sa mga gamot na organiko. Yes. Namula sila sa Seventh-day Adventist. Talaga naman very conscious doon sa mga pagkain na kailangan naman, na talaga naman na tayo, lalo na sa panahon na ito, kapag nakarating tayo ng edad na 40, beyond, yes, conscious na tayo sa mga pagkain, kahit na masarap na naglalaway na tayo, ay tinitingnan na naman natin at nginunguya natin kahit di natin tinaitik. Pero purihin ang Panginoon. Pero sabi naman ni Dr. Pamorca, na naging doktor ko rin noon, ay dahil napakaraming bawal na pagkain sa tumataas na uric. Sabi naman niya ay, hindi ko naman sinasabi na huwag ka nang kakain. Kumain ka, pero pakonti-konti lang sa mga bawal. And kung karne, kapiranggot lang. Yes, purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din added comment mo na sa ating kapatid Pastor Baby Bulgado. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, amen sa ating Panginoon. At alam ko po na tayo pinagugutom na sa pagkakataon na ito. And may we enjoy the food being prepared in our respective tables. Hindi natin nakakalimutan na pinapanalangin ng mga pinanggagalingan ng mga pagkain natin araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. At purihin natin ang Panginoon. At gayon din, may we enjoy the whole day sa anumang trabaho natin na gagawin natin. At gayon din sa pagtulog natin sa buong magdamag. At pagising natin sa darating na umaga, mga karay dun sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yes. Kami naman po ay, kaming tatlo naman ay pupunta kami sa isang lugar na kung saan ay naka-schedule kami na kukuha ngayon ng national ID alas 3 ng hapon. At gayon nila kung saan pinag-aandaan natin ang November 11 na second dose ng Pfizer. Yes, si Lola at gayon din ako. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din tayo po ipangunahan ng Panginoon as we prepare ourselves also for the upcoming Saturday 8 o'clock in the evening to lead the prayer and devotion sa sama-samang tagapataan na laban sa COVID-19. Yes. Na hindi rin nating napahindihan. Yes, mula sa ating kapatid na Reverend Robbie de la Cruz, Ronnie de la Cruz added comment. Opo, Bishop, dito kami, Pangal Norte, Itiag, Isabela. Wala po ako destino now since 2019. Wala na ako sa UMC United Methodist Church, dito na lang sa bahay. Bakit wala na ka na sa bakit wala ka na sa United Methodist Church mula pa 2019? Pero sana ay patuloy pa rin na meron kang ministeryo na ginagampanan. Pero alam ko na meron kang regular din na live streaming na ginagawa mo. Yes. Let us continue to serve the Lord. Whatever denomination na we belong, magaray dun sa Panginoong Diyos. Let's enjoy serving the Lord Jesus Christ in whatever manner of doing it, for His glory and for the furtherance of the gospel and for the furtherance of His kingdom. Hallelujah at praise the Lord. Puri ang Panginoon. Thanks po for that info, Pastor Roddy. And please extend my regards to your loving spouse and to the whole family. Purihin natin ang Panginoon. Palapakan natin muli. Hindi lang po sa family. Hallelujah. Yes. Binabalik po natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Ang abang lingkod ng Diyos, pansamantala nagpapaalam sa bawat isa mula sa episode 615 tungo sa marami pang episode na harapin natin
mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga, samantala araw parang Linggo, alas 10 ng umaga. Puri natin, Panginoon. Ibinabalik natin lahat ng papuri at pasalamat sa Panginoon at babae po sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Praise the Lord!